Hi guys, welcome back to another YouTube video. It's me once again, your coach AJ Palmos. At kung bago ka sa aking YouTube channel, i-click mo na ang subscribe button at bell notification para lagi kang updated sa mga future videos natin. For today's video, let's talk about pH level and how water and body can contribute to our overall health. Sa aking pong practice, kasama po talaga ang tubig sa itinuturo natin sa ating mga pasyente. Magagawa po tayo ng demo or visual stimulation po pagdating po sa tubig. Ano ba yung magandang tubig na dapat nating inumin at alin yung mga tubig na dapat hindi natin bibilhin. So, naglagay po ako rito ng mga sample ng mga bottled water na nabibili natin sa merkado. At titignan po natin kung ano po ang kanyang pH level. Konting background lang po. According to Dr. Otto Warburg, no disease, including cancer, can exist in an alkaline environment. Ibig sabihin po kung ang katawan po natin ay highly acidic, lahat po ng klase ng sakit ay pwede pong tumama sa atin. So, ang gagawin po natin, gagamitin po natin ang barley at gagamitin po natin yung tamang tubig sa ating paggaling para maibalik natin ang alkalinity at yung ating kalusugan. Kung ready na po tayo, simulan na po natin. Dito po sa unang dalawang tubig na ito, ito po ay distilled water. So, meron po tayong brand na kulay blue, distilled water, at green na distilled water. Meron din po tayong dalawang example na purified water. Usually, ito po yung mga nabibili natin sa labas, especially sa mga nagbabiyahe-biyahe po. Ito rin po kadalasan yung binibili nating tubig na nakalagay po sa mga blue na gallon. So, purified water. At meron din po tayo dito example ng mineral water na nabibili natin sa grocery or supermarket na pagbabasihan po natin. And titignan din natin yung tap water o yung ating tubig gripo. Kung alkaline ba siya or acidic. Meron po ako nitong tester, pH level tester, na ipapataklan po natin sa bawat isa para malaman natin yung kanyang pH level. Bawat isa po, papatakan po natin ng 3 drops ng ating solution. So, simulan po natin dito sa pinakauna. So, ito po. 1, 2, 3. Dalawa. 1, 2, 3. Pangatlo. Ayan. Apat. Lima. Ayan. Sabi rito sa chart na to, ito pong chart natin na to, lalagay na lang din ako dyan sa baba. Ang pH level po, ang pH level na acidic po ay yung kulay white to yellow to orange color. Ibig sabihin po niyan, mataas po yung acidity ng tubig pagka ganyan ng kulay. On the other hand, meron po tayo tinatawag ditong 7. Yung nakalagay po sa 7, ito po yung tinatawag nating neutral. So, hindi siya acidic, hindi po siya alkaline, neutral lang po siya. Doon po nakakategorize yung tubig natin, yung tubig gripo. Mula po sa sky blue hanggang papunta po ng blue hanggang violet po. Yan naman po yung mga alkaline state. Ngayon, tingnan naman natin kung ano yung kinalabasan ng ating test. So, ito po yung brand number 1. So, kung makikita nyo po, kulay dilaw, very acidic po siya. Yan. Yung pangalawa naman pong bottled water na branded. Yan, halos ganun din po. Mas matingkad pa po ito. So, ito po ay nasa around 2 to 3 sa kanyang acidity. Ito naman pong pangatlo ay medyo kulay dilaw. So, naka-range din po siya sa 5 to 6. Ayan po. Also, this one, ito po yung most popular na bottled water, especially na bibili sa mga kalkal sa Osada. Ayan po, yellow din po siya. Acidic din po yan. And then, ito po yung aking paborito, yung aking nare-recommend palagi. So, that's color
blue. Nag-arrange na po siya 7.6 to 8. Ganun po yung kulay niya. Alkaline na po siya ngayon. Yan. And also this one, ito po actually, nakita ko lang siya sa supermarket. So sabi ko, try natin kumuha rin. At maganda rin po yung kinalabasan. So very alkaline din po itong ating another mineral water. At ito po ang maganda. Na nakuha po natin mula sa tubig gripo ay alkaline. So, kaya lang, kung i-hierarchy po natin yan, ito po, yung mineral water po ay nasa dulo at yung tap water po ay nasa pagitan. Yan. So, ganito po yung magiging hierarchy niya. Pagtitignan po natin, mula po sa acidic, papunta po ng alkaline. Ito po yung kagandahan ng ating demonstration. Ito pong tap water na to ay alkaline. Ayan, ang kailangan lang po natin kung tayo po ay gusto nating maging alkaline ng katawan. Kung yung katawan natin ay napaka-acidic, so kailangan lang uminom lang tayo ng maraming tubig na mineral or alkaline. So pag ginawa nyo po yan, yung acidity ng katawan natin unti-unti ang mag-neutralize. Kahit gano'ng karaming acidic sa katawan, acidity sa katawan, kaya po yung i-neutralize pag umiinom po tayo ng mga mineral water or alkaline water. So, yung nakita niyo po kaninang mga acidic na tubig, dahil sinamahan po natin ng tubig, almost naging neutral na po siya. Nasa range na po siya ng 6.6 sa kanyang pH level. Ibig sabihin, malapit na po siya mag-7. Kailangan lang gawin is magdagdag lang ng magdagdag ng mineral or alkaline water. So, idadagdag lang din natin to. Ayan. So, ibig sabihin, pag umiinom ka pala ng mga to, kaya niya siyang i-neutralize. At, yung binanggit po kanina natin about kay Dr. Otto Warburg, na alkaline ng katawan, hindi mag-i-exist ang mga sakit. So, ganito po yung mangyayari pag uminom na po kayo ng mineral or alkaline water. In my conclusion, ang kailangan po nating inuming tubig ay mineral water or alkaline water po. O yun lang po yung maganda para sa atin. Huwag na po kayong bibili ng mga distilled water or purified water kasi makakadagdag po yun sa acidity ng inyong katawan. Especially, ang distilled water po ay ginagamit sa mga baterya ng mga sasakyan at ginagamit din po siya para sa mga gatas ng mga infants. So, imagine ninyo yung acidic na tubig ilalagay doon sa gatas ng baby. Kaya, ang mga baby po, madali po silang magtae pag umiinom po sila ng gatas just because of the water. So, kagandahan po nito, may purpose po yung ating tubig at may purpose po yung ating barley sa ating kalusugan. Ang purpose po ng tubig natin is to alkalinize yung ating katawan. May balik yung right pH ng katawan para ma-avoid po tayong magkasakit. Una-una po kasi talagang kulang sa isang tao ay hydration, especially sa tubig. Lalong-lalo na kung maling tubig ang pipiliin o maling tubig ang iniinom. Ang may po-provide naman po ng ating barley is nourishment, healing, and repair. So, kagandahan po nito na kay barley na po halos lahat ng sustansya na ating kailangan sa katawan mula sa vitamins, minerals, amino acids, live enzyme, at high in fiber. Pag inilagay mo rin po siya sa tubig na purified or distilled water, nakoconvert niya po ang mga tubig na ito into alkaline water. Nothing to worry kung gagamit kayo ng barley. Pero kung iinom kayo ng plain water, go for the mineral or alkaline water. Sa pa pong kagandahan nito, habang nire-replenish niya yung lahat ng kailangan mong sustansya, doon na po magaganap yung tinatawag nating healing process. So, lahat ng mga pasyente or lahat ng mga may sakit, dumadaan po sa healing process kung saan po nagde-detox po yung katawan. Nililinis po yung ating katawan, lahat po ng channel na pwedeng daanan ng dumi or ng bacteria or virus sa loob ng katawan, i-expel po yan without barley and without water, hindi po niyan kayang ilabas. So, magkasama talaga ang barley at ang tubig.
Meron naman din po mga pagkain na nakakatulong pang-detox. Yun po ay ang mga pagkain gulay at prutas. Kaya lang po, sa panahon natin ngayon, hindi po lahat ay kumakain ng gulay at hindi po lahat ay kumakain po ng prutas. So, by using our barley, nakakatulong na po ito sa loob po lang ng isang baso ng barley grass. Makakuha na po tayo ng 6 bowls of fresh green salad in 1 sachet or 2 scoops. Katumbas po yun ng 3 grams ng ating Santay Barley Powder. Maraming salamat po sa inyong panonood at kung nagustuhan mo ang video ito, pwede mo bang i-like, mag-comment po kayo sa baba at pwede nyo rin pong i-share ang ating video para mas marami pa po tayong matulungan at lumaki po yung community natin dito sa ating YouTube channel. Thank you very much. Once again, my name is Coach AJ Palmos and let's live more and do more with Santay. To God be the glory. God bless us all. Bye.